pagpasyahan ng mga kandidato na... guided by the critical areas that we talked about during the campaign. So yun ang mga inuuna natin. Of course, the economy, prices, it's the price of energy, lack of jobs, education, infrastructure, all of these areas that are going to be critical in the next few years.
Sinisimulan pa lang natin ang ating pagbangon. Sinalubong na tayo ng hataw ng problema ng gera at ng ekonomiya sa buong mundo. Sa akin, ang mabigat na problema ay hindi hadlang para mapatupad ang ating sama-samang pagbangon. Para mapabilis ang ating pagsulong sa gitna ng maraming problema ng mundo, lakas loob at buong tapang na kumatok tayo sa ating mga kaibigang bansa upang buksan ang pinto ng pagtutulungan sa puhunan, negosyo, edukasyon, trabaho, agrikultura tungo sa kapwa kaunlaran. Nagbunga ang matamis na tagumpay ang ating puspusang ugnayan at negosasyon sa mga leader ng Indonesia, Singapore, at Amerika. We have signed and sealed a total of 10 letters of intent and 12 MOUs in the sectors of renewable energy, data centers, e-commerce, broadband technology, startups, government housing, and agriculture. If we put it all together, value $14.36 billion or 804.78 billion Philippine pesos. Sa pangarap na magkatrabaho at mabigyan ng magandang pamumuhay ang mas nakakarami, ito ang mga nasimulan na natin. The Department of Finance crafted the country's first ever medium-term fiscal framework. This framework aims to reduce the fiscal deficit, promote fiscal sustainability, and enable robust economic growth. The strong demand for our first international bond offering under the Marcos administration demonstrates investor confidence in the new government and its six-year plan for economic transformation. Sa ating pangarap na walang kabah tayong makakalabas kahit madilim ang gabi at panatag ang ating loob na laging ligtas ang kapaligiran, ito ang mga hakbang na ating naisagawa. Unang-una sa lahat, we have put a laser focus on maintaining peace and order in order to ensure that society and the economy can flourish once more. Along with this, the PNP is tirelessly persevering with their internal cleansing campaign to rid the police force of erring cops and scalawags. We have also committed to addressing the root causes of insurgency through our Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ICLIP, for former rebels. The newly launched Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, or BIDA, about drug reduction campaign that will master the cooperation and unity of the LGUs, civil society organizations, private sector, youth sector, and the people to prevent drug use and abuse. Sa pangarap na lagi tayong may sapat na murang pagkain, masarap na pagkain, at mabigyan ng magandang kita ang ating mga magsasaka at mangingisda. Nang sa ganon ay mainganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Sa pangarap natin na mabigyan ng mas magandang edukasyon ng ating mga anak, ito ang mga nailatag na. OVP's Pagbabago campaign has also reached 3,220 learners on Limasawa Island in Southern Leyte, Municipality of Jordan in the island province of Guimaras, Caramuan in Camarines Sur, Kidapawan City in North Cotabato, Siquijor Province, Dasmariñas in Cavite, and Banged in Abra. The Pagbabago campaign aims to underscore the importance of education and responsible parenthood to our fellow Filipinos. Sa ating pangarap na ilagay sa isang pedestal ang ating mga OFW at lalo pa pangalagaan at pagandahin ang kanilang buhay at hanap buhay, kahanga-hanga ang mga nasimulan. During the 100 days of our president,
nakapagpadala na po tayo ng humigit kukulang 110,000 na new hires sa ating mga land base na ito. Nagapit po ang new group dito compared sa last year na mga 67,000 sa ganoong ting period na 100 days mula ngayon ang amin. At ang OWA ay itinayo ang OFW Children's Clubs, Children's Circles, na kung saan nilinang ang kakayanan ng mga OFW children sa marami pong aspeto katulad ng arts and culture, yung financial literacy, at pati yung values formation nila para sila ay maging good citizens po ng ating bayan. Sa mga programa ng Department of Migrant Workers, yung One Repatriation Command Center na mahigit 5,000 na yung natutulungan natin. Nandito rin yung pagtaas ng paglikha ng trabaho sa ibang bansa. At sabi mo nga, nalampasan na natin yung record last year. Mahalaga ang bawat oras at dapat pamilya nyo ang kapiling at hindi mahabang pila. Gusto ko rin, pagbiyahe sa probinsya dapat ay maginhawa, mabilis, maayos. We were able to extend libreng sakay on the EDSA busway up to the end of this year, benefiting more than 33.2 million commuters just for the last 100 days. We reopened 190 routes that were used by 12,255 authorized buses and jeepneys. We also offered libreng sakay on the LRT routes, close to 700,000 students enjoying free rides on their way to and from the school. We just broke ground for the construction of two major stations, Ortigas and Show Boulevard stations of the Metro Manila Subway, the country's first underground railway system. This was matched by the contract signing for the South Commuter Railway, signaling the start of construction of the 31.58-kilometer elevated rail line with 9 stations from Pindupa to Caranta. In the aviation sector, we formally opened the new passenger terminal building of Clark International Airport. Recovery of local businesses and tourism is expected to be facilitated by this expanded passenger capacity. Dapat walang problema ang pamilya pag may nagkasakit. Dagdag na ospital, mas murang gamot sa anumang sakit. Nurses na mataas ang sweldo, PhilHealth na mapagkakatiwalaan sa buong Pilipinas. Ito ang pangarap natin. Marami pa tayo mga pirapirasong pangarap na binibigyan ng tutok at katuparan. Masisipag at magagaling ang ating mga kasama sa pamahalaan. 2,400 oras pa lang ang nakakalipas. Umasa kayo na sa darating na 2,090 araw, sa biyaya ng Diyos, tamang pamamalakad at sama-sama nating pagbabanat ng buto, sama-sama tayong babangon muli.